Hi there, fella. How are you today? Basically, nag-aayos lang ako ng maleta and total lang dito lang din naman kayo. Tal, may kamera din naman ako. Sabi ko, what if i-vlog ko kaya? Kaya, why not? Kaya samahan nyo ako guys at halugugin natin kung ano nga ba yung laman ng maleta ko at kung ano nga ba yung mga bag na dadalhin ko at mga gamit na dadalhin ko sa barko. Ang haba nun, hiningal ako. Actually guys, I'm magbabagrade sana tayo. Titingnan natin kung pwede ba akong mag-vlog na something na kung anong dadalhin ko sa barko. Kung ano ba yung mga gamit na pini-prepare ko gamit na hinanda ko for this onboard ship. Kinansel ko muna yung paggawa natin ng bag raid or what's in my maleta because marami pa akong hindi nalalabahang damit. To make the story short, ay hindi pa rin nalabahan yung mga damit ko hanggang ngayon, actually. Malabo ba yung camera or malabo lang talaga yung mata ko? Alam nyo, sobrang sarap ng artisanal chocolate ng Bose. Hindi naman sa dahil nag-work ako doon, no? Pero sarap. Sarap siya. Anyways guys, I have been so excited na gawin tong bagay na to or yung... And I have been really so excited since last year pa na gumawa ng ganitong content kasi marami na akong content ng mga seafarers, ng mga seaman vloggers. I'm really proud kasi padami na ng padami yung mga vloggers ng mga seafarers. And hindi ko na ma-mention kung sino yung mga pangalan nila but I'm so happy for them in a way na na-express nila yung mga sarili nila or yung buhay ng seaman sa ibang tao through vlogging. Ayun, mga sir, I'm so proud of you guys, mga sir. Just keep on vlogging and educating people sa nature of work natin, yes. So anyways guys, I was planning this bag raid or maleta thingy stuff na maleta, what's in my maleta na mga content last year pa. Pero ngayon, Z, 2021 na. Time for change, guys, come on. Anyways guys, yung mga ipapakita kong mga gamit dito na nasa maleta ko ay actually hindi pa siya ganun kakompleto sa original plan ko. Opo, meron pa ako original plan. Basically, hindi ko na siya dinagdagan kasi wala din naman tayong pera. Mahirap na tayo ngayon. Hindi pa tayo nakasampay eh. So, that's life. So, papakita ko sa inyo yung maleta ko. Kukunin ko lang doon at i-describe ko. Yes, i-describe ko. Yes, vlogger. So guys, ito na nga yung maleta ko. And mabigat siya, actually. Mabigat siya. So hindi ko na tinimbang yung kilo nito. Or nako, nako, patay tayo dito. Hindi ko na siya tinimbang kasi akala ko dito lang ako sasampa sa Manila Bay. But then again, palitan yung barko ko. Mas napaaga tayo, no? Mas napaaga tayo kaya ibang puerto na naman. Ibang lugar na naman yung sasampahan natin. Sasampa pala ako sa Chile. Sa Chile, sa South America. So, hala, hindi ko siya na kilo. Pero feeling ko wala naman siyang 20 kilos eh. Okay. Kaya ba ng focus ng camera? Kaya ba camera? Kaya ba tonight? So anyways, itong maleta ko ay medium size. Hindi ako nag-large kasi sabi ng mama ko eh hindi na daw uso yung large sa mga seafarer ngayon at parang pang old school na daw. Old school si mother! Tsaka chine-challenge ko yung sarili ko na kaya ko silang pagkasyahin lahat. Uunahin muna natin buksan yung maleta kasi may mga ayusin din ako dito. Hirap pala nito ha. Pero dahil sa para sa inyo din at malaman nyo din na kahit wala kayong pake, gagawin ko ano? So ito lang siya guys, yung password ko ay, o diba, pati password ko, sino na malaman. So guys, yan lang siya. Actually, yung laman ng maleta ko ay yung mga gamit na pwede kong hindi buksan. Ano daw? Ko nasa maleta ay yung mga gamit ko na hindi ko pa bubuksan. Hindi ko... Ito yung mga gamit na hindi ko pa kakailangan. So, nandito lang naman mga toiletries. And dito sa bag ko, mamaya, maleta muna tayo. Guys, kung saan naalala nyo dati, no? Nung sumaunang vlog ko, ay meron tayong ginawang mga pointers or checklist sa cellphone ko. Pero, nandito ako para sabihin sa inyo na hindi natin susundin to. And meron pa pala kayo naalala, Shucks. Yung problema ko ngayon kasi mahaba na yung stay ko dito sa hotel at marami na akong gamit na nagamit kasi opo, naligo po ako. And marami akong marumihan dito at hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay at kung butler yung mukha ko. At hindi ko alam kung may naglo-laundry ba dito pero nag-inform na ako doon sa... Tawag sa baba? Oo, yung receptionist. Sabi ko baka pwedeng magpa-laundry or magpa-service ng laundry. Pero ito, ilalagay ko na naman sa isang bag ko. Puro pantulog lang naman lahat to and mabaho siya. Isa-isahin ko talaga, no? Opo, isa-isahin natin.
Una sa lahat, meron tayong soap, body soap. Z, ba't ka pa bumili ng body soap? Eh, meron na mga supply sa barko. Eh, gusto ko eh. Pakay mo ba? Hindi. Bumili ako nito for, ito, for hotel purposes. Kasi alam ko mag-hotel ako at alam natin na hindi naman ganun kagandahan yung sabon ng hotel. Kaya, magagamit ko din naman siya. Pero may mga sa barko, opo, totoo naman na meron supply ng mga sabon. Next is, yes, cotton buds. Siyempre, para sa panlinis ng tenga. Here, lotion. Isang lotion na yung dinara ko kasi sa totoo lang, hindi ako malotion na tao. Hindi ako yung tipong panay lotion. Kasi una sa lahat, malagkit, mainit. Ako lang ba? Or eto, may suklay. Kasi sa totoo lang guys, hindi ako mabubuhay pag walang suklay eh. Vain na ba tawag doon? Kasi gusto ko lang naman maging presentable lagi itsura ko. Bumili ako ng suklay kahit hindi ganun kahaba yung buhok ko. Cotton. Cotton. Saan ba ginagamit yung cotton? Siyempre sa mga ano, sa mga toner, sa skincare, ganun. Then, sa ditong side lang tayo, sa kabilang side lang. So, yun. Meron din akong, ito. Hindi ko alam kung importante pa ba ito o hindi, yung mga pinagdadala ko. Pero ito, I'm really thankful and thank you Kuya JP for giving me this metal straw. And kasi sa lahat ng mga nag-purchase sa kanya ng, ano, ng insurance, Sun Life, ay binibigyan niya ng ganitong gift. And kuha na kayo kay Kuya JP. Kuya JP, may pa-endorsement ka, baka pa-wave ng first payment. So, yung dito ka na rin siniksik yung Bondot Live Session. Eh, baka wala namang sa plan. Or, I'm praying. Baka meron akong maka-study group doon. And also, devotion notebook. Kasi mahilig ako magsulat. This past few weeks, hindi ako nakakagawa or hindi ako nakakapagsulat sa notes ko. Bakit ba ako nag-explain sa inyo? Siyempre, di naman mawawala dito yung medicine. Opo. Kasi kailangan to sa barko for emergency purposes. For example, nilagnat ka. Buti na nga merong Unilab na handy kit. Hindi to sponsored ah, pero baka naman Unilab. Meron silang ibuprofen. Meron silang paracetamol para sa mga lagnat. And Decolgen, meron din. Liparamide sa mga LBM. Dami. Actually, meron pa akong ano dito. Sa side na to. Ito, sa nakikita niya. Dito side. Ay, merong zipper. May pa-zipper kasi itong... So, ayan. I believe naman siguro na naka-focus na sa akin yung attention nyo. Anyways guys, ditong part ay makikita nyo yung aking mga skincare. Actually, hindi ko to ginagamit ngayon kasi pinili ko lang to na ng grocery kami kasi baka kailanganin lang. Pang reserve, ganun. Alcohol, toner na extra. So yung mga nandito ay ano lang to, pawang mga reserve lang. Kasi yung totoong ginagamit ko ay nasa backpack ko. Makikita nyo mamaya. Hala, hindi na ako organized, hindi na sunod-sunod yung mga pinagsasabi ko dito. Kung ano lang yung makikita ko talaga. No? So meron tayong malaking alcohol. COVID kasi ano, kasi kailangan mag-alcohol, kaya yun. Lip balm, kasi for the lips. Usual na biyahe namin ay malalamig, kaya para iwas crack, chapstick lips. Anong tawag dun? Comment nyo nga kung tawag dun. So, di ba kanina sinabi ko meron tayong mga gamot? Hindi rin mawawala syempre yung vitamins, multivitamins, kasi kailangan niya ng mga siman, kaya lagi kasi tayong pagod, lagi kasi tayong puyat, kaya kailangan natin ng pangpalakas. So itong vitamins ko ay Rogeron E. Ito lang yung prescribed ng doktor ko na pwede gamitin kasi bawal ako sa ibang gamot. Patuloy pa ba natin to? Sige. Actually, so makikita nyo guys, ito ay mga gloves lang naman, na working gloves. Ito ay binigay sa akin ng Kuya Melencho. Actually, ang ganda ng quality niya eh. Thank you, Kuya Lens. Mask. N95 mask. So itong side, buksan natin. 1, 2, 3. Wow, nagulat ako, grabe. Alam nyo, nagiging OC ako lately. Gusto ko yung mga kulay ng gamit ko ay puro neutral na dark. Kaya ang pwede lang dito ay dark, green, blue, black, gray, lahat ng medyo neutral. So dito I have my boxer shorts. Hindi siya color, ano siya, ibang kulay niya. Pero ito lang. Mahilig kasi ako sa boxers, you know, I don't wear. Ba't ko ba sinasabi dito? Pero kailangan natin ng brief or underwear din na mahigpit, guys. For working, I did brought yung totoo. So I have my the Bible that I bought. But ang laki, Z. Bakit ang laki? So this is a study Bible actually, because alam niyo sa barko wala kaming internet, and kapag meron akong tanong or hindi masagot-sagot sa isip ko, wala akong mapagtatanungan. Itong study Bible ay merong mga kasagutan sa iyo ng God's word sa barko, kasi ito yung comfort weapon natin. So ito lang yung comfort weapon natin sa pagod,
sa pagiging malungkot, malayo sa pamilya. So, we're just gonna hold to God's promises. And I have my devotion note again. Ba't ko siya dito nilagay? Kasi kulay gray siya. Yep, I'm not joking that all here, the stuff here is gray and neutral. So bumili ako ng socks. Yung kwento dito is, bibiliin ko dapat ay 5 socks lang. Pero 6 yung nabili ko. So, I have the short socks para sa pantrabaho. Then, ito, yung long socks. Pang trabaho at saka panglamig. So, yan mga panglakad ko. Actually, lahat ng nandito, panglakad at pangbahay, nakahalo na. Kasi, dahil nga sa kulay, guys. Party mo, see? Towel. Dala ko ng towel. Doon nakatago yung Bactidol. Bactidol para sa kapag sumakit yung ang lalamunan ko. Yan, pwede yan. Sa kabilang side. So dito ay yung mga nasa maleta ko, ito yung mga huli kong bubuksan. At sa mga bubuksan ko una sa barko, ito yung mga light lang siya. So dito, jogging pants, mga jogging pants to, mga pangtulog lahat to. Shaver, kahit wala akong bigote. Toothbrush is a must. Ang dami kong dalang toothbrush, di ko alam, baka kinakain ko. Pero marami. Hindi, ano kasi, ina-expect ko naman na magiging 1 year or what ako. Pero sana ay huwag namang umabot ng 1 year. Ito din, mga nail cutters, dinala ko din. And ito na naman ulit, skincare. Brought to you by Mary Kay by Ati Koshe. Thank you, Ati Koshe, sa pagpa-deliver. Ito yung ginagamit ko ngayon kasi nagkaroon ako ng maskne, yung merong acne na dahil sa mask. Hindi naman sa pagiging maarte, pero nakakairita kasi na hindi ako sanay na may pimples, pero tutubuan ako ng pimples. Pero self-care is self-love. Meron tayo dito ng toner, mask, and cleanser. So, I have my deodorant. Ito yung deodorant. Ang bango niya, guys. Ang sobrang bango nito. Kahit pawisan ka, 3 days ka hindi maligo, yung kilikili mo, swabe, ang bango pa rin talaga. Soothing gel para to sa mukha ko. Kung hindi man sa mukha ko, pwede kong dalhin or pwede ko siyang ilagay sa buhok ko. Ito ha, hindi ko alam kung ako lang seaman na dinadandrop sa barko. Hindi ko alam kung sa tubig or sa seawater na kinoconvert to fresh water. Kaya dinala ko siya. Yung deodorant ko, 2 lang, guys. Kasi hindi ako sanay sa deodorant. Meron ako, actually, kaya nagdala ako ng Milko. So, ito yung Milko. Ito yung ginagamit ko talaga for my underarm since high school. So, ito ginagamit ko din to as foot powder and underarm powder. Guluhin mo si, ayusin mo din kasi gusto mo yan, di ba? So, yung next na bubuksan natin or i-re-raid natin yung isang bag kong malaki, yung Adidas. Ano ba yung mamunahin natin? Itong bag ko, ito na lang, ito na lang. So, ito yung duffel bag. Can you hear that? Yes, ASMR. Halatang-halata na lahat ng to ay pambahay ko. Una kong bubuksan, pagkadating ng pagdating ko mismo sa barko. Kasi dito ko na lahat nilagay yung mga kakailanganin ko. Kung ano lang yung kakailanganin ko sa barko. Gaya ng pantulog, ng trabaho. So, meron akong dalang long sleeve na pang trabaho. Ito yung nabili ko sa Quiapo. Ito ay 150 pesos. Optional naman siya, guys, kung gusto nyong mag long sleeve or mag t-shirt lang. Kasi halos lahat ng dala ko dito ay t-shirt. So dito, meron ako mga shorts, pang tulog. So lahat ng mga sobra na hindi nakasya sa maleta, dito ko na nilagay. So basically, lahat ng to ay pantulog. At yung pinakita ko kanina na labahin na laundry ko, ay dito ko rin sila isisiksik. So, di ko alam kung magkakasya. So may mga bulsa to. So dito ko na nilagay yung scrubber. Scrubber, tawag face mask. Lahat ng bag ko merong mask. Yung maleta ko merong mask. Ito meron ding mask. And yung ninja. So alam nyo, guys, hindi ako ninja. Hindi ako rider sa isang motor. Kundi ako isang para to sa mga sa init na hindi tumama sa balat ko. So yan, dito ko na din siya nilagay. Sana ay medyo maluwag pa to kasi dito ko din ilalagay yung coverall ko sana tsaka sapatos. So hindi nyo naman kailangan na magdala ng gamit nyo ng marami sa barko na para bang dun kayo titira forever. Buhay na lang kayo dun. Ito lang. Yung sakto lang. Okay, next. So, this is my bag. Pero ito yung gagamitin ko nga, sabi ko, di ba, for go light. For hand carry. Dali din. For hand carry, ito yung gagamitin ko. So, basically, lahat ng nandito ay mga kailangan, mga bagay na parang pang emergency or pang biglaan na parang lahat na nandito na lahat. Yung mga gamit na priority ko. So, bubuksan na natin siya. In 1, 2, 3. Ayan. So una, ay nandito yung wallet ko. Ang laman ng wallet ko ay, charan, 50 pesos. Kasi nagka-card na lang ako or nagko-online na lang. So alam mo may pera, wala akong pera, kaya magbabarko tayo. Uy. So yung ID ko talaga nandito lang lahat, kaya hindi pwede ito mawala. Essentials kit. Ano bang laman ng essentials kit na to? Ito ay mga pampapogi. Ang pampapogi ko. Kailan mo ba? So dito lahat, perfume,
moisturizer, di ba ang arte? Basta lahat ng mga mahilig kasi ako mag-ilamos sa mukha. Kaya kapag di na sa airport or matagal na ako sa airport, at least nandito lang sa bag ko, di ba? Di na ako maghahanap sa maleta ko. Kaya kailangan na ma-organize lahat ng mga gamit na gaya nito. So, binili ko para to sa Miniso. Ba't ko ba in-introduce, hindi naman ako yung sponsor ng Miniso? Meron tayong face towel dito. Ako yung tao na hindi ma-handkerchief. Kasi, ewan ko, kung ako lang, lagi ako nawawala ng handkerchief eh. So, pang hilamos ko talaga is ito. Ito lang talaga, guys. Cetaphil lang talaga is the key. Ko alam kung sinong user ng Cetaphil dyan. Pero alam ko pang baby to, kaya. Then, syempre, alcohol. Need to sanitize ourselves every 20 minutes. Kaya, nandito rin sa backpack ko. Powerbank. Yes, kailangan ng SIM na powerbank. Haba yung biyahe. Kailangan nating mag-chill, you know, mag-ML. Hindi ako nag-ML. Pero kailangan lang ng powerbank. Kasi baka walang sasakan sa airport. Brown out yung airport. So this is gadgets. Hindi, yung mga accessories ng gadgets. Hard drive, charger ng cellphone, adapters, earphones, AirPods, USB. So lahat ng mga kakailanganin na para sa cellphone or para sa cellphone, para kung gusto mong mag-chill. Kaya yan yung importante ng may mga kit eh, kasi na-organize yung gamit mo. Hindi ko ba alam kung ako lang. Tapos notebook again, kung kailangan ko magsulat. Kasi bahala ko talaga maging composer o maging writer eh. Gusto kong palitan lahat ng mga nandyan sa JMA. Gusto kong gumawa talaga ng Victor Magtanggol version 2.0. So ito guys, journal or notebook. Mahilig ako sa journal, kaya alam yun ako na ipapadala sa akin. Meron din akong dalawang adapters. Ito ay para sa Apple at ito ay universal na parang, alam nyo yun, yung dalawang bilog. Excess ng mga papeles. Kung tinatanong nyo nasan yung mga papeles ko, nandun na lahat sa opisina. Wet tissue. Kapag ako yung matae, ay hindi na mapipigilan tong tiyan ko. Hindi to na mamaha yung puwet ko, kaya kailangan kong magdala nito kasi everywhere, anytime, everywhere, anywhere, pwedeng mag give up yung tiyan ko. Kaya laptop. Kasi pwede to yung mag-edit ng video kit na sa airport. At syempre meron din tayong mask. Dito na natatapos yung video natin. Yun lang yung mga dadalhin ko. Libre naman kasi lahat sa barko. Nandyan na lahat ng mga toothpaste. Ay, wala pala. Hindi ko pakita yung toothpaste. Kung meron kayo katanungan or video suggestions, tanong, comment nyo. So yun guys, thank you for watching this video and don't forget to subscribe, to like this video, to share this video. And I know, alam ko na madami nang gumagawa ng content na to, pero gusto ko eh, alam niyo yun, gusto ko eh. I hope you're doing fine this pandemic and I know maraming mga nangyayari ngayon sa mundo, maraming injustice, maraming mga bagay na talagang kinagugulat natin, and huwag na tayong magulat kasi marami na rin nangyari sa 2020, kaya mas mag-expect na lang tayo ng worst or something, pero huwag naman sana. Pero we know that God is in control of everything, kaya palagi lang manalangin sa Diyos, and may God bless you all.